Welcome back to a new video. Today's video is going to be a review of the Bobbi Dare to Bear Mattifying Primer. So if you guys are interested, and also, hi, my name is Alice. I make product reviews, mukbangs, and other lifestyle-related videos. Kung gusto nyo yun at bet nyo yun, make sure to hit the subscribe button and the notification bell so y'all be informed of new videos that your girl uploads, okay? Let's get started! Guys, hi. Nakasando ulit ako. Bagong liga na naman ako. Bakit na naman ganito ang video mo, Alice? Well, actually, ganito naman talaga ako mag-film. Pagpasensyahan nyo na, guys. Diba? This is my style. So, today, we're not gonna talk about that. We're going to be talking about... Uy! Nalaglag siya. Today, the Bobbi Dare to Bear Minimizing Mattifying Primer. Kung maganda pa talaga siya and stuff like that. Actually, nagamit ko na to several times. So, kumbaga, today is a wear test slash review. So, at the end of the day, makikita nyo kung pulas o baka hindi. Pakak ba siya o hindi. Diba? So, before we get started, disclaimer lang po, hindi po pare-pareho ang skin types natin. Alam natin yan. So, what may work for me may not work for you. Or what may work for you may not work for me. Ganun na lang po, okay? Huwag po tayo mambash sa comment section na, bakit sa'yo okay, sa akin hindi, or bakit ang pangit sa'yo, diba? Kanya-kanya po tayo ng galawan sa mundo. Wala po tayong magagawa dyan. Basta, ito lang po ang honest opinion ko. And also, another disclaimer. Hindi po ako sponsored sa mga product reviews ko. Not unless I stated otherwise. Parang ang hirap na sinabi kong statement. Not unless I stated na it's a sponsored review. But, it doesn't change the fact na honest review po ito. Kaya, huwag po kayong mag-alala. Lahat po talaga ng ginagamit ko, palagi po talaga ng ginagamit. Ang daming saksak ng mga items. So, before we get started to all the application and stuff like that, magkano ko? Actually, nabili ko to ng sale, $195. Pero retail price niya is about $275. Yeah. Mura na siya for 20 grams or ilang fluid ounce ba to? 0.71 ounce, hello, gel siya. So, if you guys are interested, dalawang types actually yung Bobbi primer nila. One is good for dry skin, the other one is good for oily combination skin. And, yung ate nyo, oily skin. So, I went for this one. Yung packaging niya very, very simple. Mukha lang siya hand sanitizer, which is, girl, medyo... Stay away from children. Mahirap na. Baka may mangyaring hindi maganda. Ang isang gusto ko dito sa component niya or sa packaging niya, if you guys are not aware of that term, is that it's very travel friendly. Alam mo yun, ilang beses ko na itong nadala sa mga travels ko at hindi niya ako biniko. Hindi natatanggal agad-agad yung takip. Tapos, very secure yung pump. What I mean by secure is hindi siya yung pump na natatanggal or ang bilis mag-dispense. Medyo may effort pag gusto mong lumabas yung product from the pump. Okay guys, time for the product application. Kailangan ko ng salamin. Ayun na naman tayo, Alice. Hindi ka na naman handa. Okay, so gagamitin natin tong... Kailangan ko na itong itapon eh. Alam mo yun? Kailangan ko na itong itapon pero... Natutuwa ako dito eh. So, ilalagay ko siya sa kalahati ng mukha ko muna para makita niyo kung ano yung itsura niya. And by the way, I'm using a new skincare set. Nagagawa ko din ng review, mga ate girl. So, huwag kayong mag-alala. So, one pump is like this. Yan. Actually, parang nagdalawang isip ako. Actually, itong pump na to, okay na to for the whole face. So, kalahati lang nito yung gagamitin ko para sa mukha ko. Consistency niya parang hair gel. Alam mo yun? Ganyan naman mostly pag primers. Ayan. So, kung makikita nyo, medyo may konting blurring effect siya. Kasi, pansin ko kagad eh, kung ano yung itsura nung pores ko dito sa side na naglagay ako. Dito sa kabilang side. Pero, andun yung silicone na after heal niya.
kailangan ko talaga siyang i-apply ng maayos kasi baka mahulas dahil nasa bakery ako buong araw dahil. So, this is what it looks like. Ito yung walang primer. Ito yung may primer. With the primer on, it doesn't really look matte. Alam mo yun, nakalagay dito mattifying primer. Pero hindi naman. Alam mo yung mukha siyang semi-matte na medyo glassy, medyo glowy. Pero wala naman akong kaso doon. Para, kasi para sa akin, pag mattifying primer, kailangan talagang matte yung face mo. Pero ito, okay lang naman. Parang mukha pa rin normal. Mukha pa rin, alam mo yun, ayoko yung masyadong matte. Although, oily skin talaga ako. Ayoko yung masyadong matte kasi dahil hindi bagay sa akin. Mukha akong, ano, mukha akong natuyo. So, ako, mas prefer ko yung ganitong style. Alam mo yun, hindi siya yung mukhang tuyo yung balat. Okay lang, sakto lang. This product is not lightweight. So, totoo lang guys, kung ako tatanungin niyo, alam kong may primer akong nilagay. Alam mo yun, hindi dahil alam ko, pero alam mo yun, daman-daman ang balat ko na may naka-anong upper, parang may isa pang layer ng skin. Which is okay, kasi yun nga yung, ano eh, yun yung, what do you call this? Yun yung purpose ng primer. Para, alam mo yun, hindi ma-absorb fully ng balat mo yung ilalagay mong foundation, blush, and everything. So, yan. Ilalagay ko na rin siya sa kabila. Kasi mag-makeup ako today. So, kailangan maayos lahat, diba? So, ako nga pala, habang nagsasalita ako, hindi ko napansin nyo, naglagay na rin ako sa leeg. Kasi, kailangan. Okay, guys. So, ito na siya. Naglagay na ako. So, actually, para sa akin naman, it looks pretty normal. Alam mo yun, walang very, very significant change sa balat ko. Although, yun nga, medyo nag-minimize yung appearance ng pores, but still, there are some pores na maalagwa. Parang nagpapasikat yung mga pores ko. Lalo na dito, oh, ayan, oh, kitang-kita ko siya, ma'am. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dahil kita ko pa din yung pores ko. Pero okay lang. Alam mo yun, para sa akin kasi hindi naman ako very particular na gusto ko poreless. Alam mo yun, mas gusto ko nakikita ko yung pores ko. I know it's weird, pero para sa akin kasi pag nakikita ko yung totoong state ng balat ko, even with makeup, that means it's really natural makeup. And with the primer naman, nagawan naman niya ng hostesya. Medyo maayos. Alam mo, medyo makinis yung mukha ko. Parang ang hirap sabihin nun kasi may mga tao. Ako, hindi ako sanay na sinasabihin ako ang kinis-kinis ko. Kasi hindi ko naman alam sa sarili ko kung makinis talaga yung mukha ko. Alam mo, parang okay lang. Sakto lang. Diba? So, nararamdaman ko yung primer. Pero hindi siya yung malagkit. Hindi siya ganun kataki sa face. Medyo slippery nga siya. So, for now, maglalagay muna ako ng makeup and then I'll be back to give you guys my initial thoughts on this primer. Hi guys! Okay, it's about 11:36 in the evening. So, nag-start ako today ng 6 o'clock in the morning. Now, it's 11, so parang nasa 17-18 hours na ako naka-makeup. As you can see, walang punas-punas, walang touch-up. Talagang hulas kong hulas po yung look ko today. As in, talagang hinulas ko yung sarili ko to know kung effective ba yung primer. Actually, it is. Alam mo yun, tumagal naman yung longevity. Nagkaroon naman ng longevity yung foundation ko. Other makeup. Next question. Alam mo, okay naman siya. Alam mo yun, kahit na, yes, mukha akong hulas, mukha akong pagod, mukha akong gusto ko nang pumatay. Tumatagal. Okay. The thing that I was really concerned is yung dito. Kasi palagi akong nakaganon. And it did transfer. Nahulos yung makeup dito, tsaka dito. Mostly on areas talagang may creasing na nagaganap. Which, even the best primer,
konti lang yung magagawa niyang paraan para doon. Overall, what do I think about this primer? It's really good. I would definitely recommend this to you guys. Kung gusto niyo ng ultra matte tying, go for another brand, not this one. Kung gusto niyo yung mga simpleng, you know, glass, hindi naman glass tint, pero yung mapagtsatsagaan na look. This looks good. Oh my god, pagod na ako guys. Pasensya na, hindi na maayos yung outro ko. But if you guys are interested to see more of this kinds of, you know, reviews, make sure to hit the like button, subscribe, and of course, don't forget to follow me on my social networking accounts, Facebook, Twitter, and Instagram. And yes, magbukas ako ng mukha guys, kasi pagod na ako, kung matulog. Oh my god. Bye!